Radiant Team Picked. Brewmaster! Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. So ayun, nagbabalik na tayo. Second series sa ating Summit 9 na tournament. And ito ha, I'll be your caster for the second game, Chan PH nga pala. Sa mga kakarating lang dyan or kakatune in lang sa Twitch, huwag kayong mahiya na kumoment dyan or kung gusto nyo maka-join sa ating Wombo X Combo na Lupon, ayan, search nyo yung Facebook. That will be Lupon ng Wombo X Combo, guys. Search nyo sa Facebook. Nandoon tayo lahat. Pero eto, second game for Fnatic second series. Ang kalaban nila ngayon, Let's Do It na. Yeah. At pick agad ng LDI. Team King Quinto dati ha. Sila Nisha, idol ko to, sila Kakor, sila Lisa. Ayan, Pugna, Silencer, Pudge, and Phantom Lancer. While ang sagot naman ng Fnatic dito, they have Crystal Maiden, Clockwork, and Beastmaster. Ayun, fourth pick. Nag-iis na sila. Fourth pick nila. Ayan, shout nga pala sa'yo, Teeny Boy, 24. Ayan. Chill-chill lang tayo dito, guys, ha? Kumakain ako ngayon. Kumakain ako naman, eh. Storm Spirit ni Abed. Ayan, nagbabalik si Coach. At ito si Coach. Ito yung ko. Saan galing, Coach? Kain muna ako. Mmm, sarap. Mani. Nalamag mi po. Medyo pilit din kasi yung Meepo kanina. Ah, pilit na pilit yun. Alam na lang, kung mag-Meepo man sila, may sagot na yung, yung optic. Maganda din sa yung yung apat na heroes nila, parang hindi ganun ka. Yung silencer lang okay kasama ni Meepo. Yung Pugna, yung Dark Willow, okay din siguro, follow up dun sa net. Pero yung Pugna, Mirana, parang. I think mga 3 minutes lang ata yung delay natin. Wala pang 2 minutes yung delay. Konti na nga yung delay, mga sir. Mga 1 minute sobra lang. Ayan. Resolution, depende lang sa inyo eh. Actually, kung pwede nyong high resolution, sa internet nyo lang yan. So, last for LDI, Let's Do It. Yung last ban nila. Wala pang hero dito si Eternal Envy. Ayan. Turn to down. Wala si resolution na sa PGJ Storm. Si Raulo. Ayan, okay lang ako dito. Kain-kain naman eh. Ayan, hello sa mga tropang gising dyan. Comment lang kayo, mga sir. Comment lang kayo, nababasa namin na. Last ban, Spectre. Yun. Laba tayo dyan, Coach. Wala nga eh. 5 seconds remaining. Shout out sa iyo, Elabaw. Ayan. Fnatic's turn to pick. 1-1 lang kanina, hindi nadurog yung optic. 1-1 lang yung tabla. Best of 2 kasi lahat ng mga series natin ngayon. But I think this will be a quality match na naman kasi kanina pinakitaan tayo ng Abed Meepo, ngayon Storm Spirit ni Abed. Ayan ah. Isa sa mga malalakas na hero or comfort hero ni Abed. Salamat sa iyo, Pertray. Ayan. Kimpoy, hello sa iyo. Mga tropang gising dyan. Last pick na Fnatic, nalabas na yung Terror Blade. Terror Blade ni EE. Maganda rin to against kay Phantom Lancer dahil mag-first kill ka lang. Reflection para dun kay PL. Makikita mo na agad tunay. And lahat ng illusion niya, merong reflection yun na sarili. Kaya sulit. At saka, parang ano no, kasi nung una na hindi pa na-nerf tong Terror Blade, pina-perspect to ng Fnatic eh. Pina-perspace nila na pick tong Terror Blade. Pero ngayon, binalik nila sa hero pool nila ha.
etong Terror Blade, tingnan natin kung mag-workout pa. I think this is the first time in this current meta na pinick ng Fnatic to, na kinast ko ha, na nakita ko. Pero eto yung sagot ng Let's Do It, Dragon Knight, last pick. So Dragon Knight and Storm Spirit magtatapat dito sa mid lane. Op, op. Hoy, ang panda dito. Mukha siyang Ewoks. You know. Para sniper. Para sniper na pinalaki. Itong si Patch naka-side view po. Ito naman si... ano pa yung magagandang set ngayon? Hey, Terrorblade ang kulay puti. Kulong set si Abed. So, first game of this best of two series. Etong ano na ngayon? Etong current game. Ayan. 5 seconds remaining. Ayun ang shoutout sa mga Pisonet. Pisonet, Team Pisonet. Ayan, Paul Amarillo. Hello sa iyo. Hello sa iyo, pare. Ayan. Gravahan Boys. Ayan. Daya wala mga tropang gising ha. Hindi ba kayo sinusundo ng nanay nyo? I wonder kung anong game plan nitong Fnatic since ang Terrorblade eh, isa to sa mga god tier na hero nila. Naalala ko pa nung yung Fnatic versus TNC, nag-uunahan sila sa Terrorblade eh. Also yung Optic versus Fnatic, binaban out nila yung mga Terrorblade. Pero ngayon, papakitaan nata tayo. You know, si Ii Sama. Team Bahay, hello sa inyo. Ito na ang ating matchup ngayon. Sa side ng Let's Do It, ito si Elisa sa Silencer, Kakor on the Pudge, Nisha, Dragon Knight, Exotic Deer, Phantom Lancer, and si Patos nga pala sa Pugna. Sa kabila naman, Coach. Side naman ng Fnatic, EE, para sa nyan, Terrorblade, Abed, Storm, DJ, Clockwork, Pilay, Dai, CM, and Universe, ang Brewmaster. Ito na sa bottom lane. Na mala sniper, no? Parang sniper yung set niya eh. Yung mukha niya, sniper na mataba eh. Sabi ko nga parang siyang Ewoks tingnan eh. Ewan ko lang kung naabutan mo pa yung coach yung Ewoks. Yung parang Star Trek na ano. Wala, hindi ko alam eh. Yung mga, ano yun eh, sa palabas yun eh. Parang ganun. Pero, ang cute ng ano dito. May pa siyang taunt. So, pinakita na dito yung offline na panda ni Universe. Na-ban din to kanina ha, nung Optic. Binan nila tong ano eh, panda. Parang nag-research talaga si PPD. Tsaka si Dubu ba yan, yung coach nila ngayon sa Optic. Pero, Let's Do It. Ano, kaya nga kanilang papalagba sila. Since Phantom Lancer, kinakailangan pa ng farm. Itong DK, mas makuna itong DK sa Storm Spirit eh. Opening Bounty Rune. Ayan. Contest agad. For... Let's Do It. No, the word eh. Oo, maagang makakapag-the word itong Let's Do It. Nabasa agad eh. Nauna sila magtanim ng ward dun eh, sa may area na yun. So, magtanim ni Iin ng ward para i-block itong camp na to. Na the word agad ni Pudge. Oh, nice one. So, passive. This will be Ii Sama. Babalik sa Terrorblade niya. Aalagaan siya ni Pilay Dai. Matchup dito, Pacha ni Kakor. Tapos, etong si Patos nga pala. Pugna. Wala pa siyang kinuhang skill. Titingnan niya kung rat. Ayun, hook na agad ang kinuha. Meat hook. Uy! Na-meat hook. Pero, hindi ka. Warning shot lang. Warning shot. Nagano agad si Terrorblade dito eh. Nag-metamorph agad siya. Para farm agad. Well, sa mid lane matchup, Storm Spirit versus DK. Abed. Kailanganin ni Abed ng early harassment habang hindi pa makunat tong DK na to. Grabe, hindi pa nakakakuha ng crit tong DK, ah. You know? 7-0 naman si Abed. Isa pa lang ang kanyang sablay. Bottom lane. Clockwork. Eto si DJ. Universe also sa panda. Dalawang melee laban sa Phantom Lancer and Silencer. Mahihirapan lang to si Elisa. Tingin ko mahihirapan siya makipag-contest dito. Kasi makunat na makunat eh. And speaking about yung makunat na clockwork, papasukin etong si Silencer. Sayang si Universe, napakalayo eh.
Thunderclap, hindi man lang na-follow up. Thunderclap, hindi na siya maglalagay ng Dragon Ace dyan kasi PL naman yung kalaban eh. Pag nilagyan mo ng Dragon Ace, magdo-doppel lang lang. Parang sayang lang, mag-waste lang siya ng skill point doon. Mas okay na yung gantong build sa ngayon. Uy, may na-hook? Hindi, yung illusion. Grabe yung tapang naman ni Kakor dito. Yung image ni E, pero Pylaidai, nag-i-spam lang siya ng Nova dito. Wala siyang pake sa creep wave, Nova-Nova lang. Ayun o. Sinesecure nila yung ano eh. So maingat na maingat to si Pylaidai. Pag na-meet hook siya, may kalalagyan talaga to eh. Isa pa, itong kinuha ka ng pugna dito, Decrify. At saka Nether Blast. O, pag na-hook siya, biglang Decrify Blast. Patay itong CM. Ang ginagawa. Well, sa mid lane, busy lang sa paglalast it. Naka-catch up na yung DK ha. Kanina, lamang yung si Abin ng dalawang creep wave eh. Nakabawi siya. Pero Nisha, hindi rin naman siya maaras yan. Hindi talaga sila magkakapatayan dito. Farman lang ang laban. Yan lang. Siguro si Abed makakalamang na lamang dito kung makakakuha siya ng magagandang runes, double damage, or mga haste, or mga arcane rune. Yan lang, dinadaan niya lang. DK, hindi na nagbote dito yung DK. Yan ang gagawin ng DK. Soul ring lang siya. Soul ring. Uy. Pero bottle. TP si DJ para i-refill ang bote dito ni, ano, ni Abed. Easy refill of the bottle. Naalala ko pa ginagawa ko yan na support eh. Pero exotic deer, papabayaan na lang dito si Universe. And babalik lang si DJ. Well, sa top lane, nagkakaroon ng aggression. Mga sir, tinamaan pa ng blast. May rot pa, Kakor going in. Yung patch, Eternal Envy dropping down low. And that will be the first blood for ILD. Ito pa, si Pylaidai. Uy, muntikan pa. Nabuhay pa, pero sa bottom lane, nabigyan din. Si Etong Universe. Si Universe. Muntik pa si Pylaidai. Doon ay nakapag-deny pa. Si Pudge. So yun lang, hindi man lang nakagante. So introduction, etong ILD. Tingnan natin ha, kakailangan talaga ito ni Terror Blade dito eh, na naka-catch up. Hook, pero illusion lang ulit. And si TB, nag-pop na naman siya ng Metamorph. Kailangan niya lang mag-pop niya para maka-farm eh. Ito lang din ginagawa eh, dinedecrify lang eh, para mahihirapan din sa last hit. Para din siyang ano, para din siyang substitute sa Drunken Haze. Sa kabila, Drunken Haze pero hindi kumuha. Ito lang, Decrify din. Para ma-stop tong si Eternal Envy sa farming. Patch, likod lang niya eh. Level 3 na ito yung... Ito matiming lang na hook itong patch. Pero may vision. May vision dyan ng Fnatic. So yung naharang-harang ni yung kanyang illusion, si Pylaidai naman, umayos ng positioning. Nagtatago lang siya ng sa creep wave. Uy! Na-hook pa rin! Na-vision! Pylaidai, walang pupuntahan Decrify defensively, pero unang sasabog yung Crystal Maiden, hahabol si Eternal Envy, nag-expire! Expire yung Metamorphosis, and this will be another casualty for the side of Fnatic, and that will be two heroes to fall sa top lane, 4-0. Disaster yung lane nila sa may top lane. Yung CM kasi hindi naman ganoon kalakas sa mga baby ang ano nito harassment si CM. Kaya hindi siya magandang kasama ni Terror Blade. Kada down yung Metamorph, wala silang magawa dun sa may top lane. Hindi sila makakalapit sa mga creep wave. Bounty runes pa makakang siya secure dito pero si Pylaidai na nakakuha. Pero mamamatay siya. Hook. Kapalit ang buhay niya para sa bounty rune. Naku, BFF talaga to si ano si EE at saka si Pylaidai. Apat na death ng Fnatic sa kanila, sa kanilang dalawa, hati sila doon. Isa kay Universe. Activated na yung Dragon form. And si Abe dito, naunahan pa level 6 tong Dragonite ha. You know, wala pang ball lighting, yung Storm Spirit. Oo, ang dami kasing deny ng DK, anin. Na denies. Well, si Abe wala siyang deny. DJ rotating in the mid lane, trying to burst down this Dragonite. Pero ang kunat ng kuya nyo. Oh, hindi pa rin kasi level 6 itong Storm kaya hindi nila mahahabol. Sayang yung rotation DJ pero okay lang. Napakalahati nila yung buhay. Pwede pa niyang ikutan ulit. May infused raindrops din kasi. And round 2, Pylaidai, Frostbite. Iko-commit niya ba? Meron pang meat hook. Uy, na-meat hook si Pylaidai. Delikado yung Crystal Maiden. Uunahin nila si Abed. Zipping out. Pero hahabulin ito pa rin na lang daw, si Pylaidai na naman. Ako, Pylaidai. Pylaidai will die. DJ with a haste rune. Patos, gusto niyang bigyan. Una, uunahin niya. Tung punch, pero micro na lang sa battery. Hindi pa siya nakapitas. Na-blast pa. Naku, na yoga fire pa sa mukha.
Yun lang, nabuhay pa si Pudge. Na sobrang gigil nitong Fnatic eh. Parang may hangover pa sila nung last pilit laban. Pilit sila ng pilit ng mga kill eh. Wala sa mas- ang baba ng kill potential nila. Si M Clockwork kailangan pa ng mga level niyan. Si Storm naman wala pa siyang Vortex. Wala pa siyang panghila doon sa ano, sa Pudge or kaya doon sa DK. Pero itong si Pylai Dai, nagiging feeder na ang kanyang ano, trabaho dito. Walking ano siya eh, walking money. Pag nakikita siya ni Pudge, uy! Parang pabitin eh. Mihila eh. Parang ano eh. So, ayan, ang ating net worth ngayon. Lamang ang dalawang core nitong ILD. Pylai Dai, switching in the bottom lane. Well, iniwan to si Eternal Envy. Oh, jungle ka na lang, ihi. Ayaw na daw ni Pylai Dai sa may top lane dahil suki siya sa mid hook ni ano eh. Ni Pudge eh. Disadvantage to ah. Dahil nga pinabayaan na itong Pugna, makakapush pa to early on. Ako, bawas na bawas na yung tower oh. Isang putok lang, naku. Ang laki ng bawas. Hoy, bottom lane. Triple heroes dito ng Fnatic. Aggression ni DJ. Wala pang hookshot eh. Sayang tong si Clockwork eh. Hirap din i-engage kasi doppelganger lang. Pero fine-fake niya yung illusion. Naku! Na Kagebun Shinjutsu, naloko yung kuya nyo. Sa may DP out, eh, itong si PL. Sayang yung ano. Yung primal split, hindi niya ginamit yung ano niya. Yung dispel. Magmawala dun sa mga illusion, pero sa top lane naman, mabibigyan itong Pugna. Finally, Fnatic, makakakuha sila ng kill. Pero mutikan pa si Abid dun, ha? Muntik-muntik nga siya. So, grabe naman na micro yun. Dutang-duta yung Phantom Lancer na yun. Hindi niya ginamit yung ano. Yung kanyang dispel para pawalain yung mga illusion. So, tinakbo lang nila yung na, yung PL na peke. Na-juke sila. Basic juke by Phantom Lancer. Ayun nga, si Universe dito, sayang na sayang. While si Pylai Dai, nako. Uy, si DJ, underlevel si DJ, level 3. Yan, mag, ang CM, mas malaki pa yung level eh. Magkaka level 5 lang ng CM dito. Good, yun lang ang silver lining. Kahit na pipitas tong si Pylai Dai palagi. At least nakakagain siya ng level. Eto si Abed. Gustong pumasok. Level 6 ito. Ano ko? Mali pa yung ano niya. Buti na lang. Wala. Wala namang ano. Wala pang agad si Pudge. So, inaano lang ito eh. Inaano lang ni Abed. Dinedepensahan niya na sa top lane. Habang tong si Eternal Envy, nag-nutes na. Pylai Dai, mag-leech lang ng experience dito sa mid lane. Pero Nisha, naku po, Nisha. Level 9 na DK. Kunat na ni DK dito. Correcta blink dagger ang kanyang item. Yaman ng DK na to. Pwede siyang yung mga setup dun sa hookshot ni Pudge eh. Blink stun, sabay first sa gilid. Hook ni Pudge. Pwede lang ma-burst down nyo. May global silence pa sila na follow up. And speaking about Pudge, wala pa siyang dismember. So, Abe dito, mahihirapan pa silang i-kill. Wala pa silang ano eh. Ayun, level 6 na. Nag-level 6 na. Mag na-hookshot si Abe dito. Pero may ward nga sila dyan. So, alam niya yung pwesto ni Pudge. Uy! Na-meet hook! Yun lang! Aba, sir! Pero naka-ball lighting palabas. Galing mga hook na ito. Kahit may vision yung Fnatic, tinatamaan niya pa rin ng mga ng hookshot. Pero, ito na yung rotation. Cavalry, meron ng palit mukha. Sander Ford, Kakor, Wood drop down. Abe zipping in, trying to kill burst. Ayun, namatay yung Pudge. Susunod pa yung Pugna. Eto na yung ganti ng Fnatic pero nadamay pa etong Storm. Nahuli pa ng blast ng Pugna. Nisha, may haste. Rorotate siya. Kukuha lang siya ng bounty runes dyan sa may itaas. Pero nice rotation. Duguan yung mga support dito, yung Clockwork. Yan yung Clockwork ko. Lapit-lapit naman. Si Brewmaster, ayun. Ito lang sa side naman ng Fnatic. Etong si Universe talaga. Equalizer talaga ito eh. Kung hindi man lang nakaka-farm yung side niya, eto consistent na consistent. And malapit na rin siyang mag-blink dagger. Oh, lagi merong farm to si Universe. Dahil lagi rin siya sinasama ni DJ. Kaya maganda lagi ang earn niya. Pero Pylai Dai na naman, wala pang boots. Nako, na-corner kasi siya eh. Wala na siyang pupuntahan dun eh. And after nitong pitas sa top lane, habang wala pang metamorphosis na gamit itong ni Eternal Envy, ipupush na ng ILD. And first objective, makukuha nila 11 minutes. Bilis. Ito si Nisha. Ako, hindi na siya masosolo kill ni Abid eh. Dragonite dito, level 4 na Dragon Blood. That will be
12 armor and 10 HP per second. Oh, walang chance ang mapatay siya ni Abed ng solo ko. Grabe naman to. Air Corpus, saktong-sakto Air Corpus. Ayan. Galit na galit ako sa CM. Biruin mo kahapon, coach. Nagpa-pop game ako na Divine kasama. CM mid, na-spam dalawang beses. Talo kami. Talo sila actually, nakalaban ko yun eh. Ewan ko ano, ano nangyari sa ano ngayon, ni CM mid. Pero Pilay die, CM niya dito. Apat na beses nang namamatay ah. Kitang-kita siya. Hook shot by DJ. Pero mid hook to counter. Naloko na. Walang kasama si DJ. Naka-hook na silang dalawa. Hook na hook sila sa isa't isa eh. Ito na sa top lane. Si Abed nagpa-final ng farm. While si Nisha, there is the smoke so, together smoke, with Global Silence. May dagger yung Dragonite. Tingnan natin kung sino yung mahuhuli nila dito. Pero mukhang Torre na lang ang pukunin nila. Isa na lang para sa first 10 kills ng ILD. Merong magandang rocket flare pero merong smoke at hindi pa yun nakita. Ito yung pressure lang na pugna. Pilay Dai, Universe going in Nisha with the Dragon Tail. Uunahin si Pilay Dai, magandang Global Silence pa. Mabibigyan yung Crystal Maiden pero makakapag-buyback. Dismember! Pero si Abed to the rescue! Papatayin! Nakasplit pa yung pan na na-deny ng patch ang kanyang sarili. Wala pang gante. Ito na lang yung pugna. At na-lockdown nila Pugna, papatayin siya ni Eternal Envy. So 1 against 2 ang naging trade doon. Dahil na-deny, pero si Nisha hindi pa tapos. Papasok siya, na-sunder siya. Si Abed papasok din. At naku, umasim yung Dragonite. Umasim niya doon, nakuha niya naman yung brew. Pero sayang nga, mapapatay na nila yung brew eh. Nakagat siya ni Pudge, pero nagtakbuhan lahat. Iniwan na naman, kampi kung pinatay nila yung bro, walang chase daw na nangyari. Gigil na gigil siya eh. Pero ayun nga mga sir, itong ILD, makakakuha ng first 10 kills. LDI. Uy, Abed, na-silence sa habulin, Phantom Rush! Makaka-zip out. Meron pang curse. Hook, muntik na. LDI. Para kasing LDR eh. Parang ako, LDR ngayon. Pressure na lang. Pre-pressure na lang. Pero 4v5 yun, yung mga din team 5 na kanina. Wala yung ano doon, wala yung Phantom Lancer. Nagpapa-defuse. So, Tagdeer dito, makaka-defusal siya in no time. Actually, medyo delay na yung defusal niya. Kasi kumuha agad siya ng ano eh, Aquila at saka Power Threads. Pero, ay, nasa manok na ba? Wala. Hindi niya pa nakuha talaga. Continue pa rin yung aggression. 3,000 na kalamangan sa LDI. Ayan. X-King Gwyn. Kaya medyo nalilito pa ako sa team name nila. Let's do it pala. Let's do it yung team. Top lane. Pugna. Meron siyang Aether Lens. Going for stuff. Nakasmoke na naman dito yung LDI ah. LDI. Meron sanang warding, pero si DJ una niya makikita itong silencer. Eternal Envy na lang daw. Eternal Envy, jackpot na, meat hook pa, dismember to follow. Sulit pa, nakakuha nila. Wala nakita na nila si DJ, pero mas gusto nila yung isa, di ba? Eternal Envy. Swerte. Ang swerte naman nung tumaya sa LDI. Wala ba tayo dyan mga sir? Meron naman hook. Itong si Pudge. Times 4? Naku! Uy! Nisha? Papasok. Yun yung Dragon Tail. Pero may meat hook na ako. Hindi lang sila nagkaano. Magulo. Umilag na yung DK. Tapos ayaw yung patch. Tapos doon bumalik yung DK. Tsaka niya hinook. Nagpakipot pa eh. Pero Pilay Dai. Kita pa rin! Sa ibabaw ng Observer Ward. Kita pa rin ng Ward! Papasokin na siya sa loob ng kagubatan. At ayun nga yung Crystal Maiden pinagtulungan mga sir. Mamamatay yung Pugna sa top lane. Makukuha ni DJ and ni Universe. Yun lang yung silver lining. At least nakakuha sila ng core etong Fnatic. Pero patuloy pa rin etong Let's Do It sa kanilang aggression. Nakuha na nila yung top tower and mid. And nakaregroup sila dito sa baba. Ito naman data ang kanilang isusunod. Silencer up na kanya yung Global Silence. Uy, Global Silence na ikasa. Gusto nilang patayin si Abit pero mayroong invisibility. May sayang, mabibigyan sana ni PL na naka-defusal na eh, si Storm eh. Kaso nga lang,
may nakapulot siya ng Envy. Sayang yung Global Silence doon. At kaya pa to. Actually, kaya pa to. Storm Spirit. Wala silang panghuli ng Storm eh. Kung makaka-Yul Scepter to. Kakayanin niya itong Global Silence. Or Dragon Tail. Pwede niyang iwasan. Dismember din kung may Lincoln Sphere or BKB. Pero kakailangan pa ni Abby talaga ng level. Hindi pa to tapos eh. Malit lang yung gold advantage. 2,000 lang. Itong Let's Do It. Experience. Ganun din eh. Very early to tell. Tahimik lang din itong Terror Blade eh. Once na ang Terror Blade, makakakuha siya ng BKB. May casual Yasha na. Ay, hindi pa siya naka-casual Yasha. Pero nakaping na yung BKB niya sa kanyang item eh. Ayun, may Yasha na pala. Illusion pala yung na-click. Click ko kanina. Pero si Universe. Ayun, Blink Dagger. Magahan of Midas. Etong Brewmaster. Hindi niya naman kinakailangan talaga yung additional item eh. So, si... na i-scale out niya yung kanyang level, farming. Level yung gusto niya. Gusto niya level. Mag-level 20 or level 25 para makuha niya yung talent niya na maganda. Pwede rin siya mag-radius after ng Midas. Pangtulong na rin ang sagot kay PL. Pero meron naman silang TB. Meron naman silang Terror Blade Reflection. Pakor. Meat hook. Itong si Dragonite ha. Yun o. Blink Dagger tapos Shadow Blade. Ang kanyang build. Si Abed patuloy pa rin. After the Kaya, mag-BKB. Ito yung problema ng Fnatic eh. Wala silang sagot dito sa Phantom Lancer sa late game. Reflection yung sagot nila. Reflection, tsaka yung dispel ni Brewmaster. Yan. Nare-reflect mo kasi lahat, pati yung illusion eh. So, yun. At least si Eternal Envy dito nakaka-farm ng bahagya dito sa neutral area. Smoke ng Let's Do It. Bottom lane. Si DJ lang. Yung nakatago dito sa baba habang busy pa si Universe, Eternal Envy at saka etong Storm. Hindi na nagre-regen to si Iisame eh. Gusto niyang mag-Sunder eh. Pero Pailayday na naman, mabibigyan. Ako, na-jackpot. Tapos Rekta, Tier 1 Tower sila. Na-jackpot na naman tong Crystal Maiden sa baba. 0-7 si Pailayday. Makakakuha na tong LDI ng Tower agad. Pwede pa silang magpatuloy dito eh. Habang si Abed. Ano, pe-pressure lang si Abed. Meron na lang siyang 1,300 para sa kanyang BKB. Hindi pa sila nakakapatay. Pero eto na yung Global Silence. Para maligtas yung patch sa mid lane. Habang pinipressure, etong nasa baba. Fortifications. Kinumit na ng Fnatic. Gusto nilang lumaban. Iiwi the Sunder dito sa Silencer. Meron lang ward. Ayun yung hookshot. DJ doon pero mamamatay. Mapapahamak siya dito. Mamamatay din yung Storm. Naku, nadamay din siya. Two heroes. Solo kill nung punch yung Storm sa may mid. Yun o. Grabe naman to si Kakor. Dahil nga na solo kill niya. Sayang, pwede siyang bumili agad ng dagger. Inuna niya agad yung Spirit Vessel eh. Pero ito pa, hindi pa sila tapos. CM na naman. Naku, CM. Si Dora. My light die. Isa na lang, godlike na. 0-8. Wow naman, Pugna dito. Iyaman nila. Force up na si Pugna. Pakisagot nila dun sa clockwork. Pang micro na rin. Next item niya. Ayun disc. Ayun disc. Ayun nila. Ayun niyang burst si Storm eh. Oo. DK naman, Shadow Blade plus Blink Dagger. Pang bigla na ano, na initiation. Yan na yung item ng ano ah. Ng Let's Do It. Sa side naman ng Fnatic. Itong si Eternal Envy, BKB after nung drive sa Kayasha. Si Abed, BKB din eh. Si Universe, kaka-pick off niya lang ng Hand of Midas. And aggression. Sama-sama jutsu ginagawa dito ng nila Nisha. Nila Kakor at saka nila Patos. Top lane naman sila. Mababasag na rin to eh. 204 HP na lang itong top tier 2 tower. Grabe naman tong Dot. Itong patch na to, na solo kill pa. Level ng patch dito. Level 14. Halos kapantay lang. Oh, yan o. Level 14 lang talaga. Kapantay lang talaga sila ni Abed. Uy. Abed. Pe-pressure lang siya dito eh. Eto lang yung opening na lane or open na area para makapag-farm. Itong Fnatic nasa baba. Habang itong sila Kakor, patuloy pa rin sa pag-rotate. Second tier tower sa mid lane. Pressure na. Nasa kanila na. Phantom Lancer. Ayan. Magmamanta na.
200 na lang, 100 plus na lang. Uy, nabigyan pa. Pero Brewmaster, nabigyan sa may mid. Nice na ni DK. Sabay na dismember, oh. Yun na nga, kalungkutan ng Fnatic ngayon. Anyari sa kanila. Last outer tower ng Fnatic makukuha na dito. Ng LDI. TP bottom lane, DK para mag-defend. Abed, zip, tip, TP out. Pero punch! Ay, muntikan pa! Si Pylaida na lang ang na-jackpot. Lagi na lang. Si Pylaida ang namamatay. Oh. Pero pwede niya pa yun ha. Pwede niyang i-cancel si Abed doon. Hindi niya lang naan. Hindi niya napansin. Hindi niya nakita. Nasa late niya na napansin eh. Nakapag-TP out na pero... At CM na lang. Consolation prize. So, very early ha. Itong si Kakor. Ang kanyang HP... Malapit ang pumatak ng 3,000 compared mo dito sa kabila na ng Fnatic, 2,000 yung pinakamalaking HP. Ito pong si Panda. May global sila dyan. Hookshot. Hipog na. May 4-stop yan. Zizip sila. 4-stop out. Abed. Bawas na yung mana. Pero yung meat hook hindi magkoconnect at hindi makakapatay din yung Storm. Sulit ang 4-stop ni Pugna. Meron din siyang Aeon Disate. Wala pa. Makunat lang siya dahil may vitality booster. Tsaka, eto ha, pag nakakuha na siya ng Aeon Disc, naku, yung ginagawa ni Abed ngayon, hindi talaga niya to kaya i-solo kill itong Pugna na pinaka, isa sa mga pinakamalambot na heroes sa side ng LDI. Silencer din yung pwedeng i-focus top lane ng Storm. Naman, top lane. Itong ano, Terrorblade, BKB TP out, kahit mag-shot mo yun, hindi naman makakansi. Kailangan niya matismember. Nakommit na rin doon ng BKB. Nakita na rin nila, buti na lang hindi naka-metamorphosis itong si Iisama. Iiyon. Most deaths per game, Pylai die. Mahirap kasi yung 5 talaga eh. Pylai die isa sa mga 5 na sobrang aggressive. Pero sa sobrang aggressive minsan, nag-ano siya eh, na namamatay siya palagi. Ayun yung ginagawa niya, dumodora-dora siya eh. Mahanap siya ng paraan para makapag-farm. But BKB also, etong Storm Spirit. Nakakuha siya ng consolation. Tier 2 tower sa may baba. May BKB na rin siya. Zip, TP. Next item niya, Orchid. Uy, pero Pylaida na naman, ha? Kita na dito yung DK. Online na yung Global Silence. DJ, naghahanap din ng mga hookshot. Layo yung patch, eh. Nandito sa baba. So, nakaka-farm pa. Napapatagal pa yung ating match ngayon. Kahit pwede na itong i-push ng Pugna. Itong let's do it. Nahihirapan sila sa, sa ginagawa nitong ni Universe eh. Mahirap makipag-clash pag merong primal split nitong Panda. Ay, DJ, invisibility. Saan siya pupunta? Mayroong courier. Chooks to go. Dalawang hit lang yun eh. Hindi niya kayang pwedeng i-one hit to eh. Yan o. Si DJ nandito lang. Habang si Abed nasa mid lane. Pero yung PL ha. Dire-diretso lang yung pag-farm. TB naman. Nakaka-catch up na. DK. Pa-BKB na rin. Yaman ng tatlo. Yaman ng anim na core actually. Magkakadikit lang sila dyan sa farm. Ang support lang na napag-iwanan eh, si Patch na sobrang yaman. Si DJ kasi parang wala na siyang masasolo kill dito. Si Pugna may 4-stop, si Silencer na lang. Kaya niyang patayin dito mag-isa. Si Patch, sobrang kunat na rin eh. Ginagawa niya na lang yung freezing field eh, para pang farm. At least itong si Pylaida ay gumagawa talaga siya ng paraan. Itong Terrorblade ah, 1,000 lang yung kalamangan. 1,800 sa PL na free farm. At least si Pylai Dai. Pag nakabawi ito sila ng isang clash, pwede ito dumiretso agad eh. Mabilis dito mag-push ng side ng Fnatic. So, passive na ngayon ang let's do it. Nararamdaman nila yung naniniguro din sila kahit lamang na lamang sila sa kill. 20-7 yung score. Pero, iba pa rin yung ginagawa nitong Fnatic. Universe. Mag-BKB na rin pagkatapos ng Hand of Midas. Hindi pa sila nakaka-push. Passive ang inaantay nito? Inaantay na rin. Malapit na rin ito mag-heart eh. Ayun o.
600 na lang or 500 para sa kay Exotic Deer, yung heart. Ayaw din mag-Roshan nitong Let's Do It. Mayroon din kasi mag-Roshan eh. Ayaw rin kasi mamigay ng objective na itong LDI eh. Kung pupilit nila mag-push yung isang lane, dalawang lane naman yung pinupush ng Fnatic. Sinasabay-sabay lang nila yung mga lanes. Exotic Deer. You know, mag-heart na si Exotic Deer. Dagger naman para dito kay Pudge. Kakor. Maganda yung kanyang performance early on. Pero si DJ. Yan ang mag-blade mail yung clockwork. Pilot ay kitang-kita ng warding. Na-hook na naman. Naku po. Pilot ay dismember. Walang kawala. Best friend na best friend eh. Mito best friend niya yun eh. Hook shot. Yung meat hook eh. Meat hook? Ay, naku. Kanina pa si Pilot. Ay, Suki. Ay, nasa stress ako dito. Godlike na yung CM. Beyond godlike na pala ti. Ilan na yung strength ng Pudge? Ayun o, 3,000 yung HP. 10 flash hit nang nakuha niya. 25 bonus strength. Ito naman, Roshan para dito sa LDI. Para mas safe sila mag high ground. BKB naman para kay, ano, kay Universe. May scout sila dyan ng Rocket Flare. Pero si Nisha nasa labas lang ah. Binabantayan pero they need more output damage. Etong Let's Do It contest sa side ng Fnatic, nope, they are not going to contest yung Roshan since nakaunang pwesto tong Radiant team. Abed zipping in, nakuha na Aegis Steel. What? Abed command. Command that Aegis Steel from Abed with the fast hands. Grabe yun ah. Out of nowhere tumalon si Abed dahil dun sa vision ni Clockwork. Oh my lord! Aegis Steel sabay out pero nakamit niya yung kanyang BKB. Pero may na-dismember na naman si Pilot Eye. 11 deaths. Oo, si Tropa. For that CM. Kala mo yung nagpipit sa MMR eh, diba? Yung dalawang account yung gamit. Grabe naman. Pinapataas yung STR na patch. Pero si Abed, napagandang Aegis Steel. Grabe naman yung Aegis Steel na yun. Pero hindi pa rin mapipigilan. Since etong Let's Do It, lamang na lamang sila sa net worth. Eto na nga yung push, Abed. Pagkakataon mo na para makaka-comeback. Sinong susunod ng Storm? Yun lang ang sakit nitong mana burst. Itong Nether Ward, merong na-meet hook defensively. Hinook na siya para maka-out na siya dahil si DK mukhang gusto pang lumaban eh. Pero okay na yung Tore, hindi na nila masyadong ipipilit dahil may Aegis ka rin tong Storm. Swerte naman yung Storm. Muna sila. Siguro kung hindi yun na Aegis Steel, Coach, ano yun? Dediretso na tong Let's Do It. Dahil nga dyan, nahihirapan pa sila. At calculated risk by Abed. Oh, wala talagang ano eh, no guts, no glory. Kung mamamatay siya doon, bahala na. Hindi, nakapag-BKB rin kasi siya eh. Ah, BKB, tama. Hirapan din. Nag-BKB siya eh, kaya hindi rin siya maista ng DK. Yung mana niya, sapat na sapat yung mana niya eh. Para maka-ano lang sa other side ng cliff. Makalusot doon sa likod ni Roshan. Calculated nga, by Abed. Siyempre kung namatay siya doon, sisi eh. Pag hindi, okay, commended. Oop. Kator. 3,200 HP for Pudge. Ang Fnatic nakapag-smoke sila. Oop! Papasok na. Kaya opening. Aha. Mayroong smoke. DJ. Kinakailangan ng malupit na setup sa silencer or kahit sinong malambot dyan. Yung Pugna wala ha. This is the time for Fnatic. Papasok na sila. Isusunod na agad yung Pudge. Si Abed galit na galit. At may metamorphosis pa. Mapapatay agad yung 3,200 HP na Pudge nitong Let's Do It. Kanina pa yun eh. So, nang gigil na yung Fnatic kay Pudge. Nakakuha rin sila ng tier 1 tower dyan. Tingnan natin kung dead-retch sila dito. Pero mukhang magde-def na lang sila dun sa may top lane. May nagpiping na eh. Malalim na yung lane dun sa may top eh. Pero sinusulit nila yung Metamorphosis, BKB, split, at may hookshot for DJ Abed. Wala nang mana, BKB pop,
for Misha. Win a one-on-one. Ito yung Dragon Tail. May Sunder ba? May Global Silence na ibigay. Pero mga sir, Aegis lang ang magagamit sa side ng Fnatic. Naghahanap ng masasunder tungkol si Eternal Envy. Pero mag-out na sila. Grabe yung kaguluhan dun. Wala man lang nabatay. Aegis lang. Aegis ni Storm. Nanakaw niya kanina. Out na sila. Nag-commit na rin ng Global tong LDI. Pero walang Metamorph. Etong si Eternal Envy. Nabuto na naman! Si Tropa! Tropa! 12 deaths na yung CM. Grabe naman tong ating ano, si Dragon Knight. Shrine na pinipindi dito ng ano, Last Outer Shrine. Ito na yung item, ah, Manta Heart Diffusal. After nung kanyang heart, isusunod na ni Phantom Lancer dito, Abyssal Blade. Kawawa naman to. Sinulit na nila eh. Habang wala pang metamorphosis tong si Eternal Envy, nahabol pa nila. Pero si Abed, si Shiva's Lincoln, Guard. Lincoln silang dalawa. Lincoln, BKB silang dalawa ni Terror Blade. Dalawang defensive item. Ayaw nilang makagat ni Pudge. Ayaw nilang ma-initiate ni DK. Pero may global naman. Wala rin yung global eh. Nakakommit na rin eh. Naka-time lang din nila. So, Eternal Envy. Butterfly pagkatapos ng Lincoln Sphere. Nakakuha niya na rin yung reflection talent na dyan. Yung minus cooldown ng reflection. So, 6 seconds. Reflection na siya palagi. Sulit na sulit for Eternal Envy. Si Abed. Saan siya pupunta? Tingnan natin yung current level. Yun o. Halos level 21 na lahat sa side ng Let's Do It. Labang pa sila ng 7,000. Ayan din yung experience eh. LDI din yung nasa experience graph. Halos si Pudge na lang eh. Nakaka-Pudge na lang yung kalamangan dito ng ano ng LDI sa network. So, Pugna, Ian Disc, Aghanim Scepter, BKB. Naka-queue niya na item. Uy! Abed. Sasayo-sayo lang sa harap ni Nisha eh. Teleport out. Mahirap din kasi makapag-push tong sila Let's Do It eh. CM baba. Ayun, this na pop. Frostbite na i-commit. And sayang lang yung kanyang freezing. Ikaw na. Hello my friend. Sabi dito ni Pudge. Hello my friend. Nako. Alam na eh, nakita na si Pudge. BKB na rin dito yung Pudge. Pero may Lincoln Spear to. Gustong i-burst down ng last word para may Dragon Tail. Pero Abed! Nako, nakaligtas pa sa bingit ng kamatayan. Kakor, merong haste yung Pudge. Suki! Kawawa naman itong CM. Ay, oh, naku. Mabilis pa naman matilt yan si Pilate eh, lalo sa pub game. Ewan ko dyan, wala nang pake. Pag namamatay siya, namamatay. Ganyan siya maglaro sa pub game. Papatay lang ng papatay. Siguro. Pilate Day. Kaya nga may Day yung pangalan eh. Uy! Exotic Deer, nag-iisa lang siya ha. Ayan na yung Smoke Gang! Malaking estatua for the side of Fnatic! Doppelganger at wala siyang kasama. BKB na ipop. Global Silence din na ikasa. Pero nako, sayang naman yung Smoke Gang na yun. Pero makunat. Dumating yung BKB niya just in time. And yung extra global doon yung Silencer. Okay. Para mapigilan yung attempt ng Fnatic. 9 second yun na BKB ha. Si Nisha may Dragon Form pa. Pwede silang pumalag habang yung Metamorphosis hindi man lang nagamit ng Fnatic sa successful na pick off sana. Antay na rin. Eto, naka-regroup na lang. Ayan yung net worth, ha. Ayun, Phantom Lancer, 21K. Sumusunod naman si Eternal Envy. So, nakakita ng opening. Etong LDI, may Dragon Form. Down lang BKB na Exotic, tsaka yung Global, pero walang meta. Yun yung napakalaking bagay para sa Fnatic, yung Metamorph. Doon, makaka-right-click si Terror Blade, eh, pag may meta. Pag wala, hirap silang lumabag. Eto na nga yung push. Magpo-push lang sila habang si Eternal Envy i-spam niya na lang ang kanyang reflection. Tingnan natin mga sir ha, kung kakayanin ba to. Merong meat hook pero hindi nakuha si Pilate. Dahil ang sakit ng ward, DJ trying to find an opening para sa clear hook shot. Nasa likod lang kasi yung malalambot na hero eh. Pero yung reflection talaga, nakakabugisit.
Spam reflection si Eternal. Uy! Napaboset na ang push dito ng LDI. Kailangan nila maka-pick up sa labas. Sinisha. Yung Roshan, malapit na rin mag-respawn. And Roshan, ayun, magre-respawn na. 5 segundo na lang. 2-1. Hello, world. Ayan. I-respawn na siya. So, eto nga pala yung next matches natin. Yung schedule. Ayun, no? After nitong Fnatic and LDI, may EG na mga boss. Yan, EG, no? LDI naman. EG. EG, LDI, EG, at saka VGJ Storm. Yung mga EG fans dyan, kapit-kapit lang. Oh. Magaganda yung mga matches Gising natin. Gising na mga EG fans dyan. Mm-hmm. Mga Arteezy fanboys and Sumail. Nako. Meron na naman farm dito. Magiging passive na naman ang LDI. Hintay na lang. Hintay-hintay ng opening sa Rosh. Baka ganun ulit kami na Fnatic. Sige, mag-Rosh siya kayo. Pero si Abed ang kukuha. Pahilay tayo. Nako. May daban ako baka pa dyan, ha? Oo. Malambot yun, ha? Malalim yun, ha? EG is back, boys. Ayan. Kakailangan talaga ng EG na jumoin dito, eh. Kasi kakabuo lang nila ng powerhouse team. Wala sila masyadong practice, eh. Yung China Super Major agad. So, etong Summit, kahit ganito lang maliit lang siya na tournament, jumoin talaga yung EG. So, abang-abang lang sa mga... Ano dyan? Sa mga... fans dyan ng EG. Uy! Second Roshan attempt. LDI. Mai-spot ng Rocket Flare ni DJ. Ayan na naman si Abed. Abed! Meron na siyang slot. Nakapag-clear na siya dyan ng slot, ah. Pag nakuha na naman to, ewan ko. Pero malayo siya. May smoke. Abed, saan ka pupunta? Meron din siyang arcane rune dyan. Arcane rune kaya. Sisip siya. Uy, Roshan, hindi pa nabawasan. Easy lang daw muna. Grabe naman tong Sixth Sense na ginagawa nitong storm ni Abed. Pero smoke to smoke ang mangyayari dito. Engagement ni siya. Dragon form BKP. Universe is out. Universe is out. Pero si Eternal Envy, right click lang siya. Mamamatay dito yung dalawa ng Fnatic. Pugna. Casualty. Makaka 4 stop out. Pero mabibigyan pa rin siya. Hahabulin na yung Dragon. Free hit. Yung Terror Blade. 3 heroes will die. Buyback for Silencer. Sunder. Hindi siya naka-Sunder. Nakagat ng Pudge. Pero buhay pa rin. Pero ito na ni CM. Buhay pa rin. CM nakakabawi. Ayun na. Oops. Si Apen. Naghaharap ng mapapatay. Pero wala siyang mana. Sayang. TPO na sayang. One hit na lang yung PL. Pero nag-buyback doon yung Silencer. So 4 on 4 yung naging trade doon. Nabuhay yung safe laner ng kabila. Si ano naman, si Abed nabuhay, nag-TP out lang, muntik na. Sayang. Pero si Abed, you know, level 25 na. May arcane rune pa siya, meron pa. Ayun, mawawala ito na. Ito na. Yung pangalawang Aegis attempt. Aegis. Ayun, 900 HP. Abed, magsisip ka ba? Magsisip na naman. Ito na naman, pero hindi muntik na Aegis na. Si Lisha, unang mabibigyan. At yung silencer, panic na yung na-click niya doon. Binilisan na, eh. No? Binilisan niya na. Kaysa kay Abed yun, magagawa na lang tayong tatlo. Abed siya. Kanina ka pa, Abed. Abed nakuha show. Naman ni Abed yung ano, keso. Oh, dalawa yun, eh. Dalawang sinasalbag. So, nakakuha siya ng isa. Pero silencer siguro nakakuha ng Aegis. Siguro keso yung na-click niya. Kung Aegis yun, Aegis yung malamang yung nakuha niya. Disaster yun. Kung keso, ay, yung kung shard. Aegis na naman. Wala pa. Pangalawa pa lang yun. Pangalawa pa lang yun. Hey, naku si Abed, mga sir. Just Abed things. Kami nun to. Meron na siyang Sight of Vice. Meron pang cheese. May regeneration pa. Naku, hindi pa to tapos. Kanina yung advantage na 12,000, it is down to 4,000 na ngayon. Experience, ganun din, eh. Bumabalik na sa side ng Fnatic, eh. Medyo malayo-layo pa yung experience. Medyo malaki-laki pa. Pero nako, yung Storm dito. Unang nag-level 25 yung Storm at saka Phantom Lancer. Phantom Lancer, kinuwang skill, Doppelganger CD. Para spam na siya ng spam. Kahit mag-spam ka na Reflection, doppel-doppel lang itong sa Exotic Deer. Uy, Pylight Die. Malalim to. Kita naman siya ni Kakor. Naka-Glimmer Cape. Pero nako, mga sir. Minamataan ni siya. Nope, Nobi! 215. 15 deaths for that Crystal Maiden. Pudge, 4k HP na yung Pudge. Grabe naman itong ginagawa ni Eternal and ni Pylight Die.
Abed naman, meron ng Hex. Next item niya, yung ano, Aghanim Scepter. Para ma-free talaga si EE. Mahila niya lahat ng Vortex. Si EE naman, sumasakit na yung damage. Meron na siyang Butterfly. Kanina, kitang-kita. Pinulit niya yung DK kanina eh. Punit na punit yung kalaban kay EE Sama eh. Buti na lang na-dismember siya ng Pudge, kundi naka-sunder siya nun. Pero, ayan na nga ha. 5,000 gold advantage. Maliit yan na gap in this late game na ngayon. May tower pa. Pwedeng imamaneobra pa ng Fnatic yung towers. Pero passive pa rin sila. Uy, Abed. Vortex. Ito, gagawin niyo yung Aghanims. Damay lahat dyan. Pati yung illusion ni PL. 400. Pag nag-lag mga sir, sa in-game yung lag, okay? Sa in-game yung lag. Okay, hindi sa connection natin. Eternal Envy. Scuddy. Medyo malayo-layo pa sa Scuddy. Eto na si Abid eh. Gagala at gagala na lang itong Storm. Wala siyang Bloodstone pero pwedeng-pwede na to. Itong kanyang Sight of Vice sa kanyang mana regeneration. Oy, BKB, naipop na Lincoln Sphere. Pero ayan na, nagkakagulo na. Na-split ni Universe. Sinong isusunod nila? Pugna. Yung namataan si Patos, dropping down. Si Apet magsisip at mamamatay yung Pugna. DJ din, mabibigyan. Eternal Envy, free hit. Punit yung Pudge. Dragon Knight. At makaka-Shadow Blade palabas. Nalugi na dito. Etong Let's Do It. Let's do it. Let's run na ngayon. So, Tikdir. Kita siya. Uy, meron na matay. Ito, Crystal Maiden naman. Nakuha ni DK pero mukhang kapalit ng buhay niya yun. Oo, double damage pa si Abed dito. Ayan na nga si Eternal Envy. Pupunitin yung DK, mga sir. Slowly but surely. Pero Phantom Lancer, free hit sa likod. Naku po, si Abed namatay at naglag na tayo. In-game yung lag. Diyos ko, Lords. Hindi na gumalaw. Hindi na namin nangyari pero Abed namatay. Reconnect muna tayo, reconnect muna tayo. Watch. Malupit sana yung na-clash. Pero napunit sila ng Phantom Lancer, ha? Sayang si Abed. May buyback yun. Eto na nga, mga sir. Oop! Hala, si Abed lang yung naging casualty. Si Isama, buhay pa! Eto pa, yung PL inahabol ni Isama! Aabulin! Ayun! Ang ating BKB! May reflection! Kung sakto, nawala yung BKB ni PL na naikas niya yung reflection. Iisama. Ipatapos si EE, galit na. Galit na yung kuya nyo. Papasukin na sa fountain. Walang buyback, may pugna pa dyan. Ako, nakasim siya. May Decrify, may Sunder, may Life Drain pa. Pero yung kanyang kinuha, 35 seconds sa Sunder. Bullshot by DJ. Sa Sunder na naman to. Ayun, na Sunder na naman. Ilang Sunder bang gagawin mo para manalo? Pero nako po, binastos na ng Fnatic. Etong LDI. Punch lang ang buhay. Hookshot, hindi tumama. PL, nag-buyback na. Si Storm, mabubuhay 20 seconds. Eto na yung si Universe eh. Trabaho lang. May Panda Split na siya. May Radiance din si Universe. Ayan na nga mga sir. Push na sila. Ayan na. Melee Rocks and Range Rocks. Makukuha na ng Fnatic sa may mid lane. Nako, Fnatic. Sa tagal-tagal ng laban na to. Pinakaunang gold advantage niya sa kanila. 45 minutes. Pabuhay na yung Storm. Pa. Eto na si Abed. Travel kay Abed. You know? Boost of travel siya. Eto yung push. Sa baba, may Phantom Lancer, may Patch. Pero si Abed na andyan na. Papasok na sila. Dragon Force. Na-hex yung Reflection. PL! Na-hex yung PL at namatay. Kakorta lang ang matitira. Yung Patch dito na 4,000 HP. Gangat-gatin lang ng Terror Blade. Buyback si PL. Si Patch naman walang buyback. Si Pug na 30 seconds pa bago babuhay. Yun na. Fnatic ngayon, nakagante. Rekta na daw, sabi ng Fnatic. Ayun na, yung ano, metamorph ni EE, nag-cooldown na. DJ. Yan lang oh, babox out lang siya. Ano pa kailam? Sa Sundering na lang. Ayan, sa Sundering niya na rin ito yung illusion niya eh. Ayan oh, may Sunder na naman. Pero pwede sa hero. Pero pang manta, nagamit na. 4-tier tower. Ayun na nga yung Sunder sa kanyang sariling illusion. DJ, hookshot sa likod. Misha. The Dagger in Dragon Tail at si Abed makaka-buyback na ngayon while Dragon Knight also magba-buyback din. Magpapatuloy yung clash pero si Iisama hindi pa namamatay. Isang masamang damo, isang masamang panaginip para sa side ng ILD. Anyari sa ILD, nakabawi na ngayon ng Fnatic and erecta na sila ng throne. Naku po,
Oh, bed kakabayback lang. Marami pang mana. Pero si EE Saba, BKB. Wala na Rekta na lang. Rekta na sa throne. May global silence. Pero wala nang follow-up sa global silence ngayon. At Fnatic na ang mananalo sa isang iglap na baliktad ng Fnatic. Ang hirap din kasi humayag ron dun sa LDI. Kahit walang Metamorph yung Terror Blade, yung Reflection niya lang eh. Level 20 talent niya na Reflection. Siguro na tumagal lang yung laro. Nagkaroon ng space ng Fnatic para mapag-farm yung Storm, pati yung Terror Blade. Dahil nga rin sa ginagawa nilang pag-split, wala rin naman masyadong catch itong, ano eh, itong LDI, Silencer yung isa, LDI. Punch naman yung isa kahit may dagger, diba? Ang hirap pulihin yung Storm. Yung Terror Blade naman, safe lang siya mag-farm gamit yung Illusion niya. Nagja-jungle lang din siya. And yung Brewmaster, nakaka-sustain din siya ng farm dahil meron siyang Hand of Midas eh. LDI pala. Ay, LDI. Sabi ko, medyo lumulutang tayo. Pero sayang, hindi nila na-close out yung laban, no? I think si Abed yung MVP yung doon. Yung unang Aegis Steel. Yun yung nagpatagal din ng laro. Isa na rin yun sa factor na kung bakit tumagal yung laro. Dahil kung nakuha yun ng LDI, na-close out na baka yun. Baka na-puwersan nila yung isang high ground attempt dun sa may top lane. Kung na-teamwipe na lang Fnatic, tapos na yung laro. Kung natalo sila doon, may Aegis sila, diba? Tatagal yung laro, pero makakuha sila isang Rax. Pero Abed and DJ, connection sila yon. Kung wala yung Rocket Flare, di ba? Wala rin siyang vision. Tatanong siya ng pahula doon. Kung mapapaaga, wala. Hindi niya makukuha. Pero ang ganda ng ano, na ginawa ng Fnatic doon. So, ayun na nga. Fnatic nga yung nakakambak sa match na to. Meron man tayong konting lag. Pero I hope sana sa next game, tuloy-tuloy na yung ating ano. At ayun na nga, sa in-game lang yung lag, hindi yung sa amin. Oo, biglang naglag. Sa in-game yun, mga boss. And ayun nga, chill-chill muna tayo. Magbabalik lang yung Wombo X Combo powered by Doveman.